nagtitipid naman dyan, no? We have this adobong sitaw. Tapos, may halo lang siya na maliit na karne. Tsaka, yung paano, yung garlic, tsaka, So, yan yung ingredients ng ating adobong sitaw. So, para sa ito naman natin. First is, maglalagay ka ng pot. Ipipito mo yung taba lang mo. Pwede naman na walang kayo sa'yo. Yung taba lang mo na. So, isasalan natin yung taba. Lilutuin natin ito sa kanyang sarili ng pizza. Kasi yung taba is full of oil siya. So madali lang siya mag oil. Kaya kanyang matataba, full of oil ka rin. Halo-halo lang natin siya until na lumabas yung pinaka-oil niya. Ito yung literal na bibigisa sa sarili niya ng pizza. Bibigisay na siya sa sarili niya ng pizza. By the way guys, you can have a bubong pita without this carne. Pero for me, personal pita rin, mas gusto ko talaga yung may carne. Kasi mas masarap yung lasa ng pita. Ang nagkasan natin. Kaya nalit lang ng carne. Then for my golden garment, yung taba natin. Taba natin? Okay. Ah, pangalan na. Dan, live on. Dan Kirby. Dan Kirby. Wala. Ah, wala. Tapos ang sabi niya, festival, ako na sa intro. Ako ba? Kaya ako sabay yung intro. Dito lang. So guys, ihalo natin yung garlic along with tapos onion. Nalaman kung okay na yung onion kasi yung color niya is I'm gonna go get some more.
Lagyan natin siya ng asin. Saka make sure nyo may magic syrup o anything na pampalasa. Pwede nyo lagyan natin. So next thing is, lalagyan natin siya ng konting sugar. Kasi ako pag nagluluto ako, prefer ko talaga ng may halong konting sugar lang para mabalanse yung flavor. Then, lalagyan natin siya ng maliit lang na soy sauce. Maliit lang soy sauce. And, so, sitaw. Haluin na natin sila. Haluin na sila hanggang mag lambot yung sitaw. Pwede rin i-leave natin siya kaya Okay. Well, guys, it's been 5 minutes since hindi pa natin siya yung sitaw, so nakikita natin natin siya. So, yun lang guys, madali lang siya. And kasi mura lang natin sitaw,
which is 10 pesos, but it's 50 pesos na earning. Yun lang.